kailan dapat magpa-ultrasound. Hindi naman lahat ng pasyente, lahat ng buntis ay kailangan ipa-ultrasound. Pero minsan, may mga cases or may mga bagay na gustong makita ng doktor, kaya nag-request siya for ultrasound. So, pag maliit pa ang baby, nasa first trimester, syempre, unang gustong makita ng mga doktor at syempre na rin ng parents ng baby, syempre gustong makita na may heartbeat ang baby. Kasi kahit nag-positive na yung pregnancy test, kung hindi pa nakikita yung heartbeat, hindi pa rin tayo sigurado. So sa ultrasound, nakikita transvaginal ultrasound, yung pinapadaan sa puwerta, nakikita ang heartbeat ng baby as early as 7 weeks. No? So kung gustong makita ng mga nanay kung okay talaga ang kondisyon ng baby, may heartbeat, pwede kayo magpa-transvaginal at 7 weeks. Pero pag sa hindi kasi sa ultrasound, sa Doppler, yung nasa clinic, yung nilalagay din dito sa chan, Doppler lang, nakikita kasi ang heartbeat doon pag dating pa ng mga 11 weeks. So medyo late na. Kaya kung gustong malaman ng mas maaga, magpa-transvaginal ultrasound para makita ka agad ang heartbeat ng baby. Ngayon, pag halimbawa namang 12 weeks na, so hindi nagpa-transvaginal ultrasound, pagpunta sa clinic, 12 weeks na, nag-Doppler, hindi rin narinig yung heartbeat, magre-request din ang doktor ng transvaginal ultrasound para makita ang heartbeat ng baby. Sa mga buntis naman na sa first trimester na nag-experience ng vaginal spotting, no, dinudugo-dugo, nagre-request din po ang doktor para malaman kung may heartbeat ang baby. Kasi may mga cases kasi na vaginal spotting ang complaint ng pasyente, yun pala, yun ay kaso ng blighted ovum. Yung blighted ovum, kumbaga hindi nag-develop ng tuloy-tuloy ang baby, patay siya sa loob, walang heartbeat. So, yun ay nakikita sa transvaginal ultrasound. Ngayon, nagpapa-ultrasound din ang doktor. Halimbawang, gustong makita yung sex, no? Yun kasi ang common masyado, gustong makita ang sex. So, wag muna po, pag masyadong maliit pa ang baby, halimbawa nasa 8 weeks, 10 weeks, wag po muna kung sex naman yung gusto nyo. Kasi nakikita yung sex sa transvaginal ultrasound as early as 20 weeks, nasa 5 months po. No? So, 5 months pataas, pwede nyo nang ipa-ultrasound kung kailangan nyo makita ang sex. No? Kasi uso ngayon ang gender reveal. So, wag po lower than 5 weeks kasi mahihirapan pa po ang doktor makita ang sex ng baby. Ngayon, pagdating naman sa, halimbawa na sa third trimester na, unang-una, kung gusto nyo makita ang position ng baby, kasi yung mga na pumupunta sa clinic, doc, gusto kong makita kung tama ang, kung sa Bisaya pa plaster, no? Tama ba ang position ng baby. So, usually, nire-request ko to pag malapit ng mga anak. No? Mas mabuti na sa 9 months na talaga pag position ng baby. Kasi kung anong nakitang position sa ultrasound, pag nasa 9 months na yung baby, most of the time or kadalasan, ito na talaga yung position ng baby hanggang mag-labor ang nanay. Kasi kung nagpa-ultrasound kayo ng mas maaga pa, 6 months, 7 months, tapos syempre sasabihin din naman doon yung position ng baby, hindi pa po yan final kasi pwede pa po mag-change ng position ng baby. Meron ng isang pasyente, di ba, pagdating sa ER, nakalabas yung paa ng baby, so sinasabi ng husband, nagpa-ultrasound naman kami, doc, pero ulo daw ang nauna, yung normal ang position. So tinanong ko, anong month ba kayo nagpa-ultrasound? So nasa 8 months pa daw. So, galing doon sa 8 months, nakitang normal ang position ng baby, pero pwede pa talagang mag-change. So, para sigurado, 9 months na kayo magpa-ultrasound kung gusto niyo makita talaga ang position ng baby. So, marami pang dahilan kung bakit nagre-request ang doktor ng ultrasound kapag malapit ng mga anak. Minsan, tinitingnan yung tubig, no? Kasi may ibang kaso na bumababa ang tubig pag malapit ng mga anak. Yung iba naman, cord coil, gusto makita. Yung cord coil, na-discuss ko to dun sa isang vlog ko, no? Ang title, cord coil, yung ang pusod po ng baby ay nakapaikot sa leeg niya. So, importante din po malaman kung cord coil ang baby before mga anak. Kasi, minsan, natatagalan ang labor kapag cord coil ang
ang baby. So yun ang mga dahilan. Isa pa po pala, pag halimbawa overdue na, no? So lumampas sa expected date, halimbawa ano na, expected date ko na pero hindi pa ako nanganganak. So pwedeng mag-request ulit ang doktor ng ultrasound para malaman ang kondisyon ng baby, yung dami ng tubig, or baka kailangan na talaga ni-induce, kailangan palabasin na kasi nga overdue na talaga ang baby. So yun ang mga dahilan kung bakit kailangan magpa-ultrasound at kung kailan dapat magpa-ultrasound. Okay? Thank you for watching!